una, doon talaga yung takot. Syempre, naka-risk yung life namin. Then, nandun din yung pag-alala namin sa mga yung mga magulang namin, yung mama namin sa buwan na nasa Pilipinas. Dito sa Singapore, talagang hindi man sila mag-lockdown, andun yung mga precautionary measure at all times talaga. Yung mga rules and guidelines nila, nai-implement ng maayos. Like yung social distancing, ganyan, sa mga supermarkets, talagang nakapila ng malalayo. Dito sa ospital naman, as in talagang lahat kami dito, bago lumabas, after pumasok sa patient's room, naghuhugas talaga ng kamay. And then, kompleto yung mga tinatawag natin PPE, like gloves, mga gowns, mask, talagang kompleto talaga dito. So, less worry na din para sa aming mga nurses dito. The hospital where I'm working, it's not really that as bad as maybe in other states. We're in the Bali. In the city where I'm at, we have two. The only problem is like what the other states, you know, the health workers' problem is the PPE. Yeah. We don't have enough. I'm just taking precautions though. Like this one, my uniform, I don't take it at home, you know, inside the house. Mm-hmm. Those are the things. There's good hand washing, then you always sanitize inside of the house. So, just like that. Talagang sobrang affected ako. Kahit na wala ako sa Pilipinas ngayon, andun din yung pag-aalala ko dun sa mga, lalo na yung mga nakasama ko dyan sa Pilipinas, yung mga naging katrabaho ko dyan. Para sa kanila, ang hirap mag-cook, mag-work. Kasi nga, dahil sa mga kakulangan ng mga gamit, mga facilities. So, malungkot, nakakalungkot kasi at the very first start naman talaga, yun nga, sinasabi ko nga na yung healthcare system natin sa bansa natin, medyo hindi priority. And then now, na ganito, may crisis na. So, parang doon pala nagiging, may importance pala yung healthcare sa ating bansa. So, yun lang, nakakalungkot lang. The whole world is crying out and parang kami lang yung may kayang tulungan yung mga taong yon. So para for me parang magiging na din yun, parang challenge and parang privilege na parang matulungan yung mga tao na lalo nang kailangan kami ngayon. Just practice what we learn, how to prevent. Stick with the principles, so you'll be avoiding, you know, being contaminated. Good hand washing is the foremost. Sumunod lang, kung ano man yung sabihin sa kanila, sumunod sila, kung ka stay at home, talaga stay at home, as my old. Para, kasi kailangan talaga self-quarantine, yung parang hindi lalo kumalat yung virus. Okay. Kasi as long as hindi ka susunod, talagang pagiging continuous talaga yung lalong lalala yung sitwasyon. Siguro, may mga may kaya. Sana naman din, tulungan din nila yung mga healthcare workers dyan na lalo na ngayon, kakaroon na ng shortage ng mga PPE. So, yung iba, wala kami. Dahil dun, yung mga healthcare, magiging at din sila, magiging UI na din sila, kasi kulang ng mga equipments. We Filipinos naman are very, what do you call, we're some resourceful. Yeah. They're very good at that. So I believe we'll be able to combat everything. Mm-hmm.